Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon sino ang ipapalit kay VP Sara as DepEd Secretary. Kaya gusto ko lang i-advertise, meron akong backup channel na ginawa, The General's Perspective. Ang link ng bagong channel nilagay ko sa description box ng video na ito. Paki-click ito at mag-subscribe dahil alam nyo na, ang tatak ng administrasyong ito is gorgor. Nababantayan ko po na may nag-a-attempt na naman na i-hack itong channel natin ngayon, The General's Viewpoint. But nagkakamali sila kung gusto nila akong patigilin. Hindi nila ako mapatigil by hacking o i-gorgor ang channel. Kaya ito, may backup palagi. So, pakiclick lang para makasubscribe. So, ito na. It's irrevocable ang resignation ni VP Sara. So, sino ang dapat ipalit? Okay, ang mga lawmakers, taga-DepEd, ano, yung mga teachers coalition, sila ang nagsasabi, maraming nagsasabi na dapat galing sa education sector ang ipapalit na DepEd Secretary. Yun ang ideal. Actually, kung titignan nyo, hindi kagustuhan ni VP Sara na maging DepEd Secretary. Noon pa, kampanyahan pa, sinabi niya na yung preference niya, Defense Secretary ang gusto ni VP Sara. Kasi yun ang linya niya. Reserve colonel siya sa Philippine Army at palaban. Ang Presidente Marcos ang nag-convince kay VP Sara na maging DepEd Secretary at tinanggap naman ni VP Sara dahil nakita niya na may crisis talaga sa edukasyon. Okay? Kaya lang, ang ideal sana is galing sa education sector. So, let's say kung sino, ano, kaya lang, ito, may mga indikasyon, may mga palatandaan na posible ang maging DepEd Secretary ay itong si former Vice President Lenny Robredo. Bakit? Political considerations. Okay. Malapit na po ang midterm election. Ang mga analyst nagsasabi na ang pag-resign ni VP Sara is to consolidate forces para sa midterm election. And I agree. So, mabuti sana kung ang ilalagay nga DepEd Secretary, yung walang konsiderasyon sa politika, pipiliin lang talaga sino yung makakatulong iangat ang ating edukasyon kasi may crisis talaga. Inamin niya ni VP Sara, may crisis sa edukasyon. Bago pa siya umupo, sinabi niya na. Kaya nagsimula na siya para i-address ang crisis sa edukasyon. Kaya lang, sayang. Hindi na may pagpapatuloy. Okay. VP Lenny. Bakit? Ito, mga political consideration ha. Kailangang makuha ng administrasyong ito ang suporta ng dilawan o kakamping. Hindi maitatwa. Meron pa rin influence si VP Sara sa maraming Pilipino. Kung isama nila si VP Sara sa kabinete ngayon, malaking factor ito makakatulong sa administrasyon pagkuha ng boto. Okay? Nung nanalo na si BBM, mayroong interview ni Corina Sanchez sa kanya na are you willing to work with the dilawan, the kakamping? Sabi ni, tanong ni Corina, anong sagot ni PBBM. Sabi niya, it depends. Kung matalino sila, they are smart, they are willing to help, why not?
Oh, yun. Oh, makita nyo naman sa gobyerno ngayon, ang daming mga dilawan na nakapasok. Kaya, hindi na tayo magtaka kung ang i-appoint na Education Secretary, si ex-VP Leni, for political consideration. Okay. Ano pa? Last year, mayroong official gathering ng DOST. At for the first time, ang naging guest speaker nila, si former VP Leni. Nagsalita siya. First time yun. Alam nyo naman, nung kampanyahan pa, grabing paninira ni VP Leni sa Marcos, sa kalaban niya. Magnanakaw, sabi niya. Diktador, kung ano-anong pinaparatang. So, biglang ano, biglang naging guest speaker, keynote speaker ba ng DOST. And then after yung program, tinanong, are you willing to work with this administration? Sabi niya, yes, I am willing to work with this administration. Karap. Kaya noon pa, last year pa, umugong na yung balita na papasok sa kabinete ni PBBM si VP Leni. Ito na. Nung in-interview ni Katunying si First Lady Lisa, nung sabihin ni First Lady Lisa na bad shot si VP Sara sa kanya dahil yung tinawanan niya yung bangag na presidente. Nako, biglang lumabas sa bunganga ni First Lady Lisa na even Leni, hindi niya ginawa yun. So, parang pinori pa niya si Leni na hindi daw tumawa o hindi pinagtawanan ni Leni si BBM. Anong hindi pinagtawanan? Diba grabing, ano? Grabing batikos ni Leni kay BBM nung kampanyahan pa. Tapos, hindi ginanon, hindi pinagtawanan. So, ibig sabihin, makikita muna, no? Gumaganda na ang relasyon ni First Lady at saka ni ex-VP Leni, yung mga ganun. Okay, ito na, pinaka-latest. Ito, napanood ko sa vlog ni Jojo Di Guzman. Pinakita niya yung, pinalabas niya yung vlog ni Mike Abe. Alam naman natin si Mike Abe. Number one BBM vlogger na yan. Ano sabi niya? Ito, mayroong hungihong o mayroong balita na mayroong dilawan na papasok na gabinete ni PBBM. Although hindi niya pinangalanan kailan, klaro, mayroon papasok. Baka nga itong ano eh, itong pag-resign ni VP Sara, inunahan na lang niya, baka nakarating kay VP Sara na mayroon ng move ang administrasyon na tatanggalin siya, sisibakin siya. Kaya biglaan yung ano, kahit ang mga taga DepEd, I think ngayon, yung anniversary ng DepEd, eh biglang nag-announce itong secretary ng resignation. Kaya nabigla lahat. So, there is a possibility na meron ng plano ng administrasyon na sibakin si VP Sara. Nung nalaman ni VP Sara, total, plinaplano na rin niya na mag-resign. Kasi mga 2 weeks ago o last week, sinabi niya na ang unit team is nung election lang. Yun na pa yung ano, yun na yung mga indikasyon na gusto na rin niyang paalis, timing na lang. Okay, ang administration, tatanggalin siya. O di, inunahan siya ngayon. O di, mas maganda yung inunahan niya na, I resign. Kasi, ibig sabihin, sabi niya, hindi ito, it's not a sign of weakness. But dahil sa, out of ano, para sa ikabubuti ng education sector,
Kaya mag-resign na lang ako. Sinasabi niya, parang kulang ng resources, parang iniipit, sayang yung magandang curriculum kung wala namang kulang ang suporta, parang ganoon. Although, hindi klaro kung anong rason. Hindi nga siya nagpa-interview sa media kung anong dahilan. Pati ang mga DepEd employees, mayroong order na walang magsalita tungkol sa resignation niya kung anong dahilan. So, ito, paunahan lang. Oh. Naunahan sila ngayon, bigla. Okay, so, ito na, welcome, Attorney ex-BP Lenny Robredo sa DepEd for political consideration para consolidation of forces of votes nila by 2025 midterm election. So, good luck kung sino man ang maging DepEd Secretary. So, reminder ulit, yung hindi pa nakasubscribe sa ating backup channel, The General's Perspective, pakiclick lang ang link sa description box ng video na ito.